Okay, magandang tanghali mga katambay, no? Harvest tayo ng ampalaya ngayon, no? So ito, pupunuin natin to, no? So yung ampalaya natin, kung nakikita natin, no? Ang dami nito, no? Tapos dyan sa gilid, may mga, ano yan, may mga, anong tawag niyan? Balanghoy yan sa Bisaya, anong tawag nga yan? Kasaba, no? So ito, itingnan natin yung kasaba, no? So ayan, no? Ayun, no? Ang lalaki ng mga kasaba, no? So ang pakay natin kung bakit nandito tayo is mag-harvest tayo ng ampalaya, no? So pupunuin natin ito, no? So ang harvest ng ampalaya is that in-harvest natin every other day, no? So dito sa laki nito, maka-harvest tayo ng around 40 kilos, no? Every other day, no? At 60 pesos per kilo, no? So ganun karaming pera sana, no? So ang puhunan lang dito is yung sikap at saka teknolohiya, no? So yan, kagaya ng mga binanggit ko, itong ampalaya natin, so pag medyo tumaas na siya, ang pagmimintin ng mga grass is using a grass cutter, no? So kung nakikita natin dito, ayan, no? May mga tubo yan sa ilalim. So yung tubo na yan, may mga butas yan, no? So may frequency tayo na i-open natin yung pump at saka tutuloy yung tubig, no? So ang palaya naman is ang katapat niyan tubig, no? Tubig, maraming tubig at saka siyempre yung pataba sa lupa. So yan, no? So ayan, paki ano nga sa ating videographer, no? So yan, pupunta tayo to sa kabilang plot, no? Ayan. Ang dami, no? Ang dami mga katambay, no? So yan, no? So actually ako, okay? Hindi ko lang maiisip, no? Medyo naguguluhan ako anong pipitasin ko dahil sa dami, no? Pero ang pipitasan natin is yung siyempre yung medyo ano na, no? Yung hindi natutubo, kumbaga, no? Kumbaga for harvest na. So makikita naman natin for harvest, ituturo ko sa inyo, no? Hanap tayo na malaki nito, no? So ayan. Ay, ito naman is molasses, no? Humid molasses. Decompose na isda, yung nasa palengke na hindi mabibenta. Tapos nilagyan ng mga molasses, no? At saka iba pang ano, microorganism, no? So pina-decompose. So ito yung fish amino acid natin. Humid yan, no? So may frequency din ang pag-apply natin dito sa ating ampalaya, no? So ituturo ko sa inyo, no, kung ano yung texture ng ampalaya, no, na i-harvest natin. Syempre may mga sili pa diyan, no. Titingnan yung mga katambay, no. Bubutasan ko to, no. So pag yung ampalaya natin, kung makikita natin malaki man o maliit, pag yung ano natin, no, kumbaga makinis na siya, no. So pakita natin dito yung ampalaya na tutubo pa, no. So ito titingnan natin, no. So ibig sabihin tutubo pa yan, no? Parang ligid lang yan, no? No? So yan, no? Tapos ito medyo ano na siya, no? Yung distance ng group niya is medyo malayo. So kakat natin yan, tapos harvest natin. So itong hinarvest naman natin is ano eh, kasi kahapon, kanina yata, kakaano lang, no? Kakaharvest lang. So pang ano lang to, pang kain, no? So aside from that, mag-harvest din tayo ng chili. So ito chili, okay? So yan, no, may mga chili tayo dito, no. Okay, so itong chili naman ibibinta na rin ito, no. So I think nag-harvest na rin dito, no. Yan, no. So konti lang kasi doon lang sa mga pangsawsawan lang naman natin yan, no, mga katambay, no. Ayan, no. So yan, no. Yan mga ito mga chili, no. So maganda to pang paksiw, no. Ayan, no. So mamaya hanap tayo ng ibang ano, puno ng chili. Okay? So yan lang siguro mga katambay, no? So dito, no, ituturo ko sa inyo, no? Ito nire-ready ang plot na yan. So ang purpose niyan, so pag hindi na ito namumunga, kumbaga ano na siya, kasi may life cycle yung ampalaya, namamatay na siya. So yan, yung mga ampalaya na yan maliliit, so dapat nag-start na rin siyang mag-bear ng fruit, no? So
So para ano tayo, no? Unlimited supply ng ampalaya, no? So yung mga customer natin, mga katambay, ano na siya, no? So yung ampalaya natin hindi seasonal, no? Pag namatay yung mga older plant, so may ano ulit, no? May sumusunod na ulit, no? Na ready for harvest, no? So nasa prime pa to, no? Sa stage na talagang namumunga ng marami, no? So siguro hanggang dyan lang muna mga katambay, no? So ito ulit si Dr. Tambay na medyo nakaka-distress kasi yung pag-harvest ng mga gulay, no? So ito yung ginagawa ko, no? Paminsan-minsan pag nakapunta dito sa lugar ng father side ko, no? So ayun, hanggang dito na lang at abangan nyo yung iba kong video, no? Sana mag-subscribe kayo, no? Para ganahan naman akong mag-upload ng iba pang mga mga videos na somehow educational at saka sa kahit na magamit natin sa araw-araw na pamumuhay. Salamat at magandang hapon na ba or tanghali pa rin.